Seryosong panawagan sa tanan ang Ebanghelyo ngayong 15 linggo sa karaniwang panahon. Ang pagtulad sa mabuting Samaritano na laging handang tumulong at walang sinisino. Sa mabuting balita, ibinahagi ni Jesus ang talinhaga ng isang Samaritano na tumulong sa isang Hudyo na nadaanang nakasubsob sa lupa. Binigyang diin ng Panginoon sa kanyang kwento na lahat ng tao ay dapat ituring na kapwa. Pakikipagkapwa-tao ang aral na nais ibahagi ni Kristo. Habag ang dapat maghari sa ating puso kung nais nating isabuhay ang batas ng pag-ibig ng Diyos na nakasulat sa ating puso bilang buod ng ating pagkatao. Sapagkat nilikha tayo ng Diyos dahil sa pag-ibig at para sa pag-ibig. Ang malasakit sa kapwa, turo ng simbahan, ay ginagawa punsod ng pag-ibig na itinurot ipinadama ni Jesus hamon sa tanan ang mga pagbasa ngayong araw sa pagkakaroon ng tunay na habag sa sino mang nangangailangan ng tulong. Madalas, na ipagkakamali natin ang pag-ibig sa simpleng emosyon lang. Kaya tayo, malimit, ay nagiging makasarili at nalilihis sa tunay na diwa nito. Ngunit ang totoong nagmamahal ay kumikilos ayon sa atas ng Panginoon na umibig kahit sa mga kaaway. Ang kapwa, kung gayon, ay kahit sino, sapagkat lahat ng tao ay maaring kumatawan kay Kristo, gaano man kasama. Ang bawat isa sa atin ay may taglay na imahin ni Kristo. Sikapin nawa nating makita ang kabutihan sa lahat ng nilalang. Inaanyayahan tayo ng Panginoon ngayong linggo upang mabuhay sa paraang naayon sa ating kalikasan, sa pagiging ganap na tao na kalarawan niya sa paraan ng pag-ibig. Sana tularan natin ang tunay na Samaritano, si Kristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa lahat ng tao. Sikapin nawa natin maging mabuting Samaritano sa ating kapwa, lalo na ang mga walang matakbuhan at napabayaan sa laylayan ng lipunan ngayong panahon ng krisis. Giit ng simbahan, narito ang paraan upang makamit natin ang tunay na kapayapaan, lubos na kaligayahan, at buhay na walang hanggan na laan para sa mga anak ng Diyos. Rahimallah.